Nahulog. Alam mo, mahulog! At nawala na po yung mga files na pakasakit. Pinakita niyo yung lugar eh. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mommy Mariel Padilla. We are going to continue our Love the Philippines tour. And this time, we are going to Aurora, Baler. So this is the story. Ang Baler, ang alam ko sa Baler, yung movie ni Ann Curtis kung saan nanalo siya ng Best Actress. Napanood ko yung movie na yan, so it always got me curious about Baler. So Robin said, dahil pupunta na rin naman kami sa North, bisitahin namin ang Baler. He asked me to message the wife of Senator Angara, si Tutsi Tutsi, who happened to work in ABS before. So it was easy for me to like talk to her. And so I asked her, saan ba maganda magstay in Baler? She said, oh, you must stay at Costa Pacifica. And Tutsi was right. Super nice in Costa Pacifica. The rooms are very clean and very spacious. Before we get there, ikwento ko muna sa inyo. So galing kami sa Pangasinan, we traveled, tapos dumating kami sa Aurora, Baler. Medyo gabi na. And this time, minit din namin yung mother-in-law ko na galing naman sa Nueva Ecija at naging meeting place namin ang Aurora, Baler. We stayed at Costa Pacifica. When we got there, medyo gabi na, it was just in time for dinner and they prepared a super feast for us. Nagkaroon kami ng dinner by the bonfire and we had musicians. Yung mga musicians na po yun, mga surfers po yan, na nakita ni Robin dun sa street. Sabi niya, oh, sige, mamayang gabi, magtugtog kayo for us. Yan ang ating entertainment tonight is reggae. So while we were eating with a bonfire, may mga tumutugtog with us. It was so memorable because my kids loved it and they were dancing around, nakikidance-dance sila. So ang specialty nila dito is yung Paco. They have the yummy Paco salad and they also have Paco spring rolls. Yan. Paco spring rolls. So may martilyo to. Dalawa lang. Super yummy. Ito inasal and then we have chicken binakol. Galing. Paco salad, Paco spring rolls. Ang sarap ng food. Si Robin, pangalawang Paco salad niya na yan. Ang sarap ng beef. Beef adobo belly. Ang sarap din ng chicken binakol. And then yung chicken inasal we also like. Yung kids ko naman, they like the sinigang because they're using real tamarind. So thumbs up ang restaurant dito sa Costa Pacifica. They served our dessert, which is churros, but it's not your regular churros because sikat po dito sa Baler ay ang peanut butter. So I'm gonna have for the first time the churros with the peanut butter. Solid. Mmm. Really good. Ito request ni Robin. Maraming salamat, masarap po. 8 hours later. There's a delicious breakfast buffet. Oh my gosh, the food, super sarap. We're having breakfast today in Costa Pacifica and let me show you, they have an extensive buffet, breakfast buffet. There's sliced fruits, yummy, oh my gosh, I love overnight oats. Meron pang suman, nako gusto yan ni Robin, suman. With cocoa jam and peanut butter, nakita ko, sikat ang Aurora Baler sa cocoa jam at peanut butter, sigurado yan yon. And then, maraming mga tinapay with jams, very nice. May breakfast sausage, mga pork, yet daing na gamers. Ay, yummy, there's pizza. Ay, naku, masarap ang kainan. May gulay, chicken adobo. Oh, yummy. Naku, mukhang masarap yung chicken adobo na to, ah. We have beans. Ay po, there's gulay, ang pansit Baler. Nako, mukhang walang pork ang pansit Baler, mukhang pwede sa atin. Ang pansit Baler.
We have rice and meron tayong arroz caldo station. Perfect. And chicken macaroni soup. Nako, lahat ng mga ka-favorita nandiyan. We also have pancakes and waffles. Hi, good morning. We have champurrado. Oh my gosh, in fairness, dun sa kanilang... And they also have cereal. Oh, I'll get this for Isabella. And of course, meron tayong omelette station. Good morning po! Good morning! We're having breakfast. The view is gorgeous. And the rooms are really spacious. We had such a good night. We can't wait to explore Aurora. It's my first time in Baler. Mama, nag-request din ng taho. Si Robin, pangatlo na to. Ayan. Masarap ang taho dito sa Costa Pacifica. At sa Aurora Baler, ang hindi ko makakalimutan ay ang Nanay Pasing's Peanut Butter. Napakasarap! Pati yung Coco Jam. Nabuhay ko ba? Ang ganda ng view, di ba, Mama? Iba yung... Kaya maganda na lumabas ka kasi sayang naman ang ganda ng dagat, yung tunog ng tubig, di ba? Malinis. Saksakan ng init. Sabi ng babae, kailangan daw 5 a.m. naglalakad doon dahil 6 o'clock daw tumitirik na yung araw dito. This is our pasalubong to Mama from Bulinaw kasi gumagawa sila ng mga perlas doon. Kaya nang pasalubong sa inyo ng mga bata, Mama. Sino kayo? So now we are going to try yung pansit ng Baler. Ito yon. Mukhang ano talaga sila dito dahil Baler pansit. Malalaman natin kung ano yung kakaiba ng Baler pansit. Meron siyang mushrooms. Meron siyang mga pechay. Bigyan natin ng calamansi. That is Baler pansit. Ako ay, when I eat my pansit, kailangan laging may calamansi. Mmm! Super sarap ng Baler pansit. Oh my God! Wow! Mmm! Panalo! Well, I'm gonna give you a little bit of a tour in our two-bedroom suite here in Costa Pacifica. It's very, very family-friendly because the rooms are very spacious. So here, you have these two beds na serve din na as mga couch pero pwede na rin tulugan. Meron lahat dito sa second floor na veranda where you can actually make some pie like what we're doing right over there. Pwede nyo isampay yung mga wet stuff ninyo. You have a view. This is the bedroom. You have flat screen smart TVs. Meron tayong bathtub. And then nakaseparate yung potty at saka yung shower. Ayan. And then meron connecting door. So kaya siya nagiging two-bedroom suite. See, meron din siyang mini kitchen area dito. Pasensya na po magulo because ganyan ang dami naming gamit. Ayan. And then, like I said here, Robin's room. Meron din. So, very spacious. The bathroom is clean. There's hot water. So, the internet is also very strong. Breakfast was good. So, it's a very, very, very nice place. We like it. It is a surfing place. I was able to try surfing. I'm gonna go surfing with Mama Eva. Hi, Mama. How's my surfing buddy? Ayaw na niya. So, nag-surf po kami. So, now we're here. At ito pala talaga ang ginagawa dito sa Baler. Nagsa-surfing ang mga tao. It's a nice surf spot. And everyone is trying and learning how to surf. Maganda yung water. The sun is very fine. Ito na si Mama. Kaya ikaw po ba magtuturo sa akin how to surf? Lapit kayo kanina. Yan, ano po name nyo? Natasha po. Wow, si Natasha. Pero pwede nyo po ito yung shaboom. Shaboom! Ano bang gagawin natin? Bago po kayo mag-demo po. Sa dry? Opo. Ready. Ready. Sabay po yung kamay. Kamay, sa paa. Ready. Tapos dito. Tapos dito. So ako na. Balance. So first,
Siyempre may art to art na kasama yun, di ba? Ready. Sabay. Tapos, pag sinabi mo kakyat, go up. Tapos, here tayo mahuto. Tapos, left. Sinabi tumayo! Nawawali tayo! Isa pa, okay. Mahirap siya, pati yung mga yayas ko, lahat kami, we tried. Ang dami naming baksak na naganap. Pero ang maganda, yung experience niya, masaya. Kahit na nahuhulog ka, nakakatayo pa rin. Para lang po yung vlog na ito. Kahit na nahulog at nawala na po yung mga files, eto tayo ngayon at pilit na itinatayo ang vlog na ito. Grabe! Very painful po talaga bilang isang vlogger yung nangyari sa akin. Sana hindi na po mangyari and I would not wish this to anyone kasi napakasakit po. Yung alam nyo, ang ganda ng footage yung nag-effort po kayo, nag-vlog kayo dun eh. Pinakita niyo yung lugar eh. Nagsalita kayo. Tapos na-corrupt. Napakasakit. Good morning, everyone. Today, we're going around Aurora. We're going around Baler. We're going to see the historical places in Baler para yun naman ang ma-expose yung mga kids today sa historical places. Pinuntahan namin yung mansion ni Doña Aurora Quezon. Siya po yung asawa ni President Manuel L. Quezon. From the word Baler, galing po siya sa word na balot, meaning balot? Kung mountain dog. Balot! Akala ko balot! Ay, ang galing niya! O, oh, ayun yung asawa niya, si Manuel L. Quezon. Tapos, ito si Doña Aurora. Women are finally empowered by signing of the Women Suffrage Law. Ano kaya yun? Ayan, oh. Ito siya! Ayan, oh. Si Doña Aurora, si Presidente Manuel L. Quezon. Yan. So, andito tayo ngayon sa historical. So, ngayon alam ko na kaya pala pinangalanan na Aurora itong buong probinsya. Galing po kay Ma'am Doña Aurora. Ito naman po. Ayan, sala niya. Wow! Ay, ang ganda! Ito damit niya. Can you just imagine nung panahon na yan? Siguro kamay ang ginamit para kinamayan, para mabuo yung damit na yan. Kitang-kita mo naman dun sa parang balabal niya, oh. Talagang ano pa, yung dress niya ay 1948. Wow! Makapansin po yung dalawang pintuan. O bakit dalawang pintuan? Kasi po halimbawa na lang kung may pumasok na may bisita, pwede po makakasin ang taray. Kunwari ganito, nag-away sila ni Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon dito mag-walk out. Tapos si Doña Aurora, ewan ko sa'yo. Tapos naman siya nalabas, ganon. Kaya dalawa yung pintuan nila. Sikat sa Baler, yung suman, yung peanut butter at yung coco jam. Lahat yan kinain ko for breakfast kanina, ang dami. At eto pa, tinaman naman yung plancha ko na rinalagyan pa ng uling. Alam niyo po, noong mga panahon dati, ang batayan kung gaano ka kataas sa buhay is kung gaano ka kalapit sa simbahan. Sa tapat po nung simbahan, nandun ang mansyon ni Doña Aurora. Isa rin po na dapat puntahan is the Baler Church. The Baler Church po, yun po, yung history niyan ay napakayaman. In fact, dyan po yung last na pinagtaguan ng mga Kastila before sila nag-surrender. At nandito po tayo ngayon sa Baler Church. Ito po yung very famous na church kung saan nagtago sina Ann Curtis at sina Jericho sa pelikula. Dati, ito restored na lang kasi ito ngayon. Pero dati, ito was made of yung mga nipa, mga kawayan. Kasi yun yung marami dito sa Baler. And then right here, if you look at it, meron siya mga steps. Ito yung Aurora Baler Trail Walk. Last garrison ng mga Spaniards. Ito 54 na Spaniards yung nagtago dito sa Baler Church. Diba sabi nila kapag first time mong magpunta sa simbahan, dapat mong mag-make ka ng wish. Nag-wish na ako kanina. President Manuel Quezon, dito po bininyagan at siya din ang nagpatayo dito. I had such a nice conversation with the priest there. Current priest dito po, si Father. Father, ano po ang pangalan natin, Father? Father Israel Gabriel. So, noong 1899 po, dito yung time na nag-seek refuge, nagtago dito yung mga Espanyol. Espanyol.
So ito na yung parang pinaka-end ng war. Ito na yung tail end talaga. Actually, ito na yung last bastion. Kumbaga, ito yung kahuli-hulihan na hawak na lang ng Ito na lang ang hawak ng Spanya. Kumbaga, lahat nanalo na yung mga Pinoy. Nanalo na yung Katipuneros. Nanalo na sila. Ito na lang last bastion. And then, pinipilit palabasin. Siguro, ayaw nila lumabas. Siyempre po. Yes. Ganun. May mga ginawa dito. Siguro may mga parang may trend pa rin. Ganun. Nagpasayaw dyan. Sabi sa story. Nagpalipso. Ayaw lumabas. Opo. Until a newspaper was sent to me. May newspaper na pinuslit sa loob. Oo. At nakita niya from Spain. Tapos na yung tapos war. Na yung war. Nakalagay doon tapos yung war. So naglabasan po ngayon yung mga Espanyol. Yeah, they were guided. Yes. That started the friendship. Yun ang naging friendship. Yeah, every June 30, Philippine-Spanish Friendship Day. June 30, Philippine-Spanish Friendship Day. Ay, ang ganda naman. Thank you, Father, for that. We are going to eat in a local restaurant. It's called Cucina Luntian. Kasi gusto ko makakain tayo dun sa mga local restaurants also para mas makilala natin yung cuisine isang lugar at saka masupport na rin natin yung mga local restaurants here in Aurora, Baler. Sana po mapuntahan ninyo because doon lahat they serve everything sa banana leaves. Look at this. This is called Cucina Luntian. Wow! Hello po! Magandang araw! Ang galing! So ito ang meron sa Cucina Luntian. O, di ba meron pang pamassage? Wow, ang galing naman. Dito mismo ang lutuan. Ayan yung mga in-order. Mukhang adobo po yan. Ito ba yung buttered shrimp natin? Yan. At wow, meron pa sa palayok mismo. Sinigang, paborito po yan ng mga anak ko. Tapos ito, may mga iniihaw dito. Ito po ang local na lutuan dito sa Baler. Ito po sila. Hi everyone! Ano po bang hello sa lahat? Wow! Special ah! May linagay dito, may sauce sa loob! May mga paisda. Ano, masuportahan po natin yung mga local restaurants na mga tulad nitong Cucina Luntian. Ang galing! Kakatuwa! Talagang pinaghandaan nila, kaya nakaka-happy. Lahat ng mga dishes, parang elevated po. Pero hindi po sila gumagamit ng regular na spoon and fork. Lahat parang kawayan. Sobrang sarap in that restaurant. Ang galing because wala siyang upuan, sa sahig kayo uupo. Maliit lang po siya, para lang siyang kubok. It's something definitely that you have to try if ever you're in Baler. Kasi yung mga small restaurant owners na ganun. Pero they put so much effort na Instagrammable po talaga yung mga pagkain nila. Ang gaganda pati yung arrangement nila. Look at that. Ito yung daing na bangus. Ang ganda. Oh my gosh. Dahon ng saging talaga. So ito, nakakatuwa. Tinmo, ito yung bowl talaga. Nag-start na si Sir Kamaya na, babe, ano yung sa'yo? Mukhang tuna, mukhang fish, grilled fish? Is it blue marlin? Blue marlin, no? Blue marlin with pako. Pako. Ayan. Ito, try natin yung tapa nila. Super sarap ng food dito sa Cucina Luntian. Ang saya-saya namin. Kamayan talaga. Ayan o, super saya dito. Wala silang mga plato at saka mga bowl. Ang bowl nila mga bao, ang plato nila yung talagang yung dahon ng saging. Ito, pinaka nagustuhan ko yan. Another great discovery here in Baler, Aurora. Ang sarap-sarap po doon. It's something that you should try. Kasi gusto ko rin po that when I go to a place, I can share with you a local restaurant that I have tried. Ito po talaga is very highly recommended. Maraming things to do sa Aurora, Baler. Pwede rin kayo mag-ATV. So this is a local coffee shop, Madison's Cafe, dito sa Baler, Aurora. Okay, isa pong espresso. Gusto yung carrot cake. This
we have red velvet. Ubus na yung cart. Ang best seller nila dito nakita ko is the blueberry cheesecake. Excited siya dito sa Madison Cafe. Gusto niya i-try yung local na kape. Ayos ang coffee. Okay, ang coffee. Yan yung gusto kong coffee. Creamy. Sino bang nagbe-bake yan? Alright. Bake niya yan. Lahat. 80%? 80% ang product na lumalabas dito sa cafe. Okay, you like the blueberry cheesecake? Mmm! Mmm, sarap! Sila ang gumagawa lahat niyan. Roast beef, bun, pati chili dog. Yes, ma'am. Oh my gosh, it's really good! Nagpunta rin po kami sa Hanging Bridge sa Baler. Yung Hanging Bridge po, yun po ang nagkoconnect po sa dalawang barangay sa Aurora, Baler. The reason kung bakit nagpunta kami dyan, I'll tell you why. For the gram, magbubuwis buhay tayo. For the gram, gusto ko gawin yung Fantasy Mariah Carey TikTok Dance Challenge. Gusto ko yung gawin doon, pero gusto ko level up naka-drone. Ang hirap pala at nakakatakot din. So ginawa ko po yan doon para kung sira away. And going down, may nakita na Hello Kitty na tricycle yung mga anak ko. Yung Hello Kitty na tricycle na yun, hindi talaga yun pang pasada. It is privately owned by this girl and her daughter. Kaya niya pinagawang Hello Kitty para sa anak niya. Nakasakay at nag-drive po tayo for the first time ng tricycle. First time ko mag-drive and my kids, first time nakasakay. So yun ang naging highlight ng kanilang Aurora trip. Maraming salamat dito sa Hello Kitty. So sinakyan namin yun, inikot namin yung tricycle na yun, pati yung mother-in-law ko pinasakay doon, pinagtripa na namin. Sobrang thank you talaga because we had such a nice experience. We were so blessed because the kids were on break. They didn't have school, so we really wanted to take advantage of the time that we can spend with the kids and to make new memories with them. I think it's really, really important to make time. You're also surfing, whoa! It's really for the children, you know? They grow up fast and we want to give them that sense of family time and also they get to appreciate more. I really believe that one of the best teachers is, you know, you get to learn from travel. So kung kayo po, meron po kayong mga suggestions on where we should go next, I would be very happy to read your suggestions. It was nice to spend time with my mother-in-law. Although surfing was difficult at may mga times na nakatayo, okay na yon. So to everyone, thank you so much for watching and get to appreciate the beauty of Aurora Baler through this vlog. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Don't forget to like, to subscribe, and to hit the notification bell.